So ganito naman mga kaibigan kung paano magpalit ng fuel filter ng Toyota Hilux G4D. Ito ay GD engine. So dito may mga hose yan. Ayan. So apat na hose at saka isang wire. Ayan, tinatanggal na ni Sir Lascano yung mga hose ng ating fuel filter. So kahit basic lang to mga kaibigan ay ituturo natin para malaman ng mga kababayan natin na walang ideya kung paano magpalit ng fuel filter ng sasakyan. Tigas? So kapag ginagamitan nyo ng flies ito, huwag nyong tigain masyado kasi plastic lang to. Kasi baka mabasag to kapag piniga mo ng malakas itong inyong flies. Kasi kuwatin nyo na lang ng screw. Ayan, tanggal na. Na may cable dyan. Okay, gananin mo lang yan. Flies. Kunin mo flies. Yan. Pwersahin mo konti. Baba mo. Yan. Okay, alog-alog. Ah, may sensor yan. Ah, yung wire. Dapat yan na itanggalin. Umiilaw na ba? Okay. Hindi pa? No, okay. 20,000 kasi talaga maintenance niyan eh. Akalain mo 85,000? Saan tayong palit? Dito. Pwede dito? Ah, tapat. Hindi pa nga napalitan, no? Nakatapat pa, oh. Gago pa. Ano, bakang ka? Hindi mo kaya yung mag-isa? Yan, pihitin lang dito. Hirap talaga pag injury. Injury ka? Oo nga no. Injury. Muntik na kasi naputulan ng delivery mga kaibigan. Injury nga pala eh. Ikaw ang umisa. Injury ka pala eh, hindi mo sinasabi eh. Motor siya. Taglit lang, naluluwagan pala. Saan pulse yun, walang laman. Injury talaga? So yun yung kanyang filter na tanggal. Lapit natin. So ito yung ating papalitan. Ayan. Tsaka ito yung ating lilinisan ng konti doon sa loob. Aming pondo ah. Ayan o. Madumi na ba? Ay bunga no. Kaya kita nga natin. Lo. Puro kon oh. Buhangin. Nang itatangay. Ino mo, namuumuo. But, pero hindi pa umilaw, no? Yung matindi. Ha?
Hindi, kapag may tubig na makuha niyan, masense. Saka siya magkuha. 20,000 yan yung kanya. Ha? Wala yung brush eh. Yung mahirap eh, wala, nawala yung brush natin eh. Yun. Ang dumi. So, tignan natin yung dumi niya. Ngayon, oh, yung dumi niya, oh. Ngayon. Sa 85,000 kilometer run, ito na yung makukuha yung dumi. Ating mga balasik na mekaniko. Talagang mga balasik yan. Ayun, hinahanginan na yung baso-baso ng ating fuel filter. So ito naman yung bago niyang filter. Pakita mo dito ko yung mga yan. Yan, yung kanyang o-ring. So ito naman yan, pagbago. Tanggalin natin. So ito, lagay natin dito. Tapos lagyan natin ng konting grasa dito mamaya para yung susunod na magtanggal ay hindi mahirapan. So ito naman, so ito naman yung kanyang filter na bago. So may o-ring na to, nakarekta dito. So lalagyan din natin ng konting grasa. Yung pahid lang konti. Ito, kahit hindi na natin lagyan siguro to? Ayan din. Ah, ito lang. So, isasalpak na natin yon to. Ganyan to. Gana na lang yan ng grasa yung isa. Ito ay nakakasalpak na rin. Ganyan yan. Mayroong guide eh. Ito yung guide mo. Wala naman may guide yan. Tama, tama. Ganyan. Sala, sala dito. Sala. Hindi, sala. Sala lang. Kasi, kasi. Face lang muna natin. Pwede na. Kamay mo ha. Ako magigpit, ikaw magawak. Tara, kaya mo. Ako magigpit. Sige. Okay na yan. Tama. Tama. So ito, tumama na yung kanyang marking. Sumubra pa nga eh. Okay. Abit na yung sensor, yun. Yun, mamaya. Okay, good. Okay. Sakto, kanina kasi nandito. So, ganyan lang kung paano magpalit ng fuel filter. Ha? Ito. 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 Ito.
Ano ba ang imut to? Hmm. Dito yan. Yan. Dito ba? Dito ang out mo? Dito, dito. Ito yung out. No, kaya ano mo. So mamaya natin ikalpak yan pag paandar tayo. So paandarin muna natin bago natin salpak to para ma-reset yung ilaw doon sa loob. So ganun lang mga kaibigan kung paano mag-reset. So mag-bleed naman tayo ngayon. Palabasin natin yung prodo dito. So press yan. Ganda kasi talaga yung may pondo na siya. Ayan. So kapag ganyan na napalabas na natin yung diesel, ay pwede na natin mamatapan. Sige. Isalpak yung kanyang hose na isa dito. Ayan. So ito yung nakuha natin, oh. Tingnan nyo, sobrang linaw yung diesel dito. Ayan, saka natin paandarin. So, bleed natin konti. Pag tumigas na, okay na yan. Ayan, okay na. Neat. Sakto ah. Ang galing mo ah. So, ayan yung kanyang natakbo. 85,000. Kaya mga kaibigan, habang umaandar itong ating makina, isalpak na natin itong sakit dito. So ito. So ang pag-reset nito ay dapat paandarin nyo muna yung makina bago nyo isalpak ito para ma-reset, para mamatay yung ilaw doon sa loob. Ayan. So ayan, okay na tayo dito mga kaibigan. Pinupunasan na ni sir yung ating sakyan para makalabas na. Okay.